Hi mga kabrot, welcome to my channel. Ngayon ang recipe natin is adobong manok na may balon-balunan at atay. So ito magiging ingredients natin sa adobo. So meron tayong bawang, sibuyas, gagamit din ng luya. Hindi ko pinakarami yung luya kasi sinisahan niya na maluya sa adobo. So tapos meron tayong laurel. Yan. So gagamit tayo ng paminta. Tapos ito yung mga karne natin. So hiniwa ko na ito. Yung chicken thigh part yan. So dahil dalawa lang kami. So isang malaki yan. Dilibide ko sa dalawa. Or pwedeng umabot yata ng tatlo isa. So tatlong slice. Tapos itong balon-balon at thigh. Malinis na yung mga yan. So nilinis ko na. Gamit tayo ng toyo. Tapos suka. Ako kasi gumagamit ako ng asukal. Optional ay asukal. Kung ayun ang asukal, walang problema. So, ngayon, titimplahan na natin toyo. Kasi ako tinitimpla ko muna yung toyo bago ko gisa yung manok. So, balikan ko dyan mga kabrot. So, yung mga kabrot, titimplahan na natin yung ating toyo para sa ating adobo. So, meron akong bowl. Ganito kasi ang ginagawa ko sa aking pagtitimpla sa adobo. So, ito yung toyo. Gagamit tayo yung toyo. Lalagyan ko lang yan. So, hindi ko masyadong papakarami yan. Siguro mga ganyan lang. Yan. Tapos, lalagyan ko na siya ng tubig. Yan. Tapos, lalagyan na ako ng aking pampasarap. Konti lang yan. Kala nyo lang marami yan. Pero konti. So, dyan ko muna siya titimplahan, mga kabrot, yan. So, luluwi muna natin. So, kasi ang sa adobo, kapag ganitong sauce nyo, make sure nyo lang na hindi maalat ito kasi lalo pa siyang aalat. Lalo na pag pinakuluan nyo. So, kailangan kamukha kanina, konti lang yung toyo nyo, tapos tubig. So, titikman ko muna kung okay na sa akin, kung may ano na. Ngayon, ito tinikman ko, hindi masyadong kulang pa sa toyo. Hindi ko maganda yung toyo niya. Yan. Okay. Tapos, naglalagay na ako ng suka mga brot konti. Dito sa aking toyo. Konti lang. Yan. Tapos kayo optional. Optional lang naman to ako kasi gusto ko may asukal eh. No? Gamit ako asukal. Konti lang naman. Pampaano lang to. Yan. So halu-haluin ko lang sa makuha ko yung gusto kong lasa. Kaya mga kabar, gusto niyo kung kulang pa sa inyo yung toyo, pwede yung dagdagan ng dagdagan, walang problema. Basta tuwag nyo lang papakaalat. So, ganyan yung ginagawa kong pagtitimpla sa aking toyo. So, ngayon, kulang sa tamis. Kulang sa pero kulang sa tamis. May konting asim na rin. Yan. So, ngayon mga kabrot, lalagay ko na rin yung paminta ko dito. Nabasa tuloy ang aking paminta. Ayan. Lalagay ko na ang paminta ko dyan. Para mamaya ibubuhos ko na lang siya. So, masarap sa adobo. Mapaminta rin. Maraming paminta. Ayan. Tuloy na basa. So, yun ang gagawin ko mga kabrot. Ngayon, gagawin natin mag-iisa na tayo. I-iisa muna natin ang ating manok at balon-balon tsaka atay. Babalikan ko dyan mga kabrot. So, yun mga kabrot, ang gagawin natin ito is i-iisa muna natin ang ating manok, balon-balon tsaka atay.
So, sindihin ko muna yung kalan. So, pinitim natin ating kaserola. So, kasi ginagawa ko, hindi ko basta-basta inilalagay yung manok tsaka yung toyo. So, ginigisa ko muna sa sila. Parang nagluluto lang kayo ng tinola. Yun ang maganda. Para mawala din kasi yung amoy ng manok tsaka yung balon-balon at tsaka yung atay. Yan. So, yan. Kung mainit na yung kaserola nyo, pwede na kayong maglagay ng mantika. Nasa medium heat lang, kahit nasa medium heat lang yan nyo. So, ilalagay muna tayo ng bawang pag mainit na. Yan, pwede na siguro. Pwede natin ilagay ang ating sibuyas saka luya. Kalalagyan na natin itong natin laurel. Anong bongbong niyan? So ngayon ilalagay na natin yung ating manok, ang kabarot, tsaka yung balon-balon at tsaka atay. Yan, make sure lang na may ano sila, maluto sila bago nyo lagay yung toyo. Yan, kailangan nyo each part ng manok kulay ganito. Ayan, yung medyo ano siya, naluto siya konti para matanggal yung ano niya, tanggal yung amoy. So balikan ko dyan mga kabulat kapag luto na sila, yung semi luto lang, tapos lalagyan natin toyo. Kaya mga kabulat, nakikita nyo yung manok natin is magiging kulay kamukha kanina, yung parang medyo light brown na sila. So, okay matakot. At ang gagawin natin dyan is mas pakukulam ba natin ng konti. So, kasi ito nahalo na to. Halo-haloin nyo lang. Yeah. So, doon sa ano, advice ko lang doon sa mismong balong-balunan. Ang maganda kasi dyan is maliit, manipis. So, pwede nyong liitan. Kasi matigas ang balong-balunan. So, ako ginagawa ko ganyan, kamukha niya, no? Ginagawa ko, ginugunting ko yan, no? Ayun, yun yung ginagawa ko. So, para pumasok din yung lasa dun sa laman niya. Sa tayo. Kung atay ng manok, walang problema kasi hindi naman ganun kaamoy yan. So, pwede yan. Pero kung atay ng baboy yan, ang suggestion ko is hiwalay nyo muna, iprito nyo muna, or
pakuluan nyo muna yung baboy kasi maamoy din kasi yung baboy eh. Ayan. Pero kung manok lang naman yan, atay ng manok, walang problema. So itong ayaw natin ito, yung may dugo pa. Ayan. Kailangan nilalagay nyo lang dyan. So after nung maluto nyo sila ng ganito na medyo light brown, ang gagawin, takpan nyo lang, pwede naman. So takpan nyo lang, okay lang naman kayo, matagalan sila para lang make sure na maluto. Tsaka gusto ko din ng ganyan kasi yung parang nagsasabaw pa kasi yung mga yan, papalasa din yung sabaw nila. Ayun mga kabot, babalikan ko kayo kapag okay na. Siguro pang ano lang to, mga 1.5 minutes lang siguro yan. Ayun mga kabot, balikan ko kayo. Ayun mga kabot, tingnan natin. So para napiprito na sila, mas okay ngayon. Okay yun. Natin. Yan o. Ay, parang napiprito na nga sila. Okay lang yan. So after nung 1.5 minutes na yan, parang napiprito na yung manok nyo. Doon yung lalagay yung toyo niya. Kaya marami yung toyo ko kasi mga kaburot. Kasi pinatutuyo ko ng gusto. Gusto ko dumikit yung lasa doon sa manok. So ito yung sa akin, marami-rami, diba? Mamaya mawawala yan. So nasa medium heat lang dapat yung apoy nyo. Tapos make sure na nakalubog yung manok. So tatakpan natin yung mga kabarot. Pakukuluan natin ng 5 minutes. So titignan natin yung ano, yung para dumikit yung toyo doon sa mga manok, sa manok tsaka sa balon-balonan. Tapos titignan na rin natin kung malambot din yung balon-balonan tsaka okay na rin yung titignan natin yung lasa. Okay? So, babalikan ko dyan mga kabarot. So, yung mga kabarot, after 5 minutes yan, sa titignan natin. Ayan, kumukulo siya, diba? So, titikman natin yung toyo niyan, tsaka ano, kung okay na, dyan natin siya titimplahan. Dami sabaw, no? Matutuyo mamaya yan, tingnan nyo man. Parang konting suka ngayon sa akin. Lalagay ko konti. Lalagay ko lang dito. Konti lang. Tapos, ito option na lang. Maglalagay kasi ako ng chili powder. Gusto ko medyo manghang. So, ako maglalagay yung chili powder sa aking adobo. Yan. Si Miss kasi may din sa manghang. So yan, yung after 5 minutes gusto nyo ng lasa. Kung kulang man ng asukal sa ang asim sa inyo, dagdagin nyo ng asuka. Kung kulang alat, lagyan nyo ng toyo, walang problema. Ngayon, ang gagawin natin nito nyan, patutuyuin na lang natin siya. So, mga siguro akong papakulo ako until mga 10 minutes or less than. So, titignan ko lang. Bantay-bantayan nyo lang siya. Dapat matuyo siya. So, ngayon tatakpan ko yan. Kasi tatalukin yung lasa sa akin. Yan. Tatakpan nyo lang yan. So, ngayon, 10 minutes. Okay, babalikan ko dyan mga kabarot. Ayun mga kabarot, welcome back again. Ito, after 10 minutes, naka-high heat yan. So, mas maganda kasi kapag 10 minutes, every 5 minutes, sinecheck nyo siya para make sure na hindi nasusunog or na ano yung ilalim. So ako kasi binalibaligtad ko na kanina, sinecheck ko na mabuti, inaluhalo ko. So yeah, diba o. Oh.
So, yan, tuyo, ano na yan, konti na lang sabay, ano, malapot-lapot na, malapot na. Yan. Diba? Ngayon, kaya sinabi ko sa inyo kanina na, make sure na huwag masyado maraming toyo, kasi kamukha nito, yan, maalat-aalat pa kasi yan. So, dapat matabang ang ano ninyo. Ngayon, i-check natin kung okay na, hindi siya umaal ng todo. Yan, may konting alat yung sa akin dahil nilagay ako, pero basta talaga purong toyo, tapos konti lang ang tubig. Medyo may alat sa konti. So, mag-adjust tayo nun sa ano, pwede tayo maglagay ng suka ulit. Konti lang naman yung alat niya. Yan, mga konting suka. Yan. Tapos, kuha ko konting tubig. Yan lang pag-adjust dyan. Yan. Halo. Papansin nyo yan, konti na lang yung tubig niya. Malapot-lapot na yan, oh. Oh. Diba ang daming tubig kanina? Ang daming, I mean, sabaw. Tignan natin ulit. Yun. So, yun, nakakuha na. Wala na siyang, ano, ilalaban lang yung alat. Yung konting alat lang ng toyo. Tsaka suka. Yan. Parang medyo may konting asim sa adobo. So, kayo mga kaburot, okay na sa akin yan. Gusto kasi may konting sabaw pa. Kasi alam mo naman, hinahalo namin sa kanin ni Mrs. Ang sarap kaya nun. Tapos siyempre pag umaga, pag hindi naubos yan, pwede pa bukas ng umaga yan. So, mas masarap na ano kinabukasan eh. So, yan ang ating adobo na manok na may balon-balon at atay. So, maraming salamat sa inyong panonood, mga kaburot. Kung gusto nyo papatuyuin yan, pwede nyo pang i-stay ng ganyan, pakuluan nyo sa matuyo. Ngayon, salamat. Sana huwag kayo magsawang sumuporta sa aking channel. Maraming salamat mga kaburot. Buburot. Bye-bye. Ingat kayo lahat dyan.